Crisel, makinig ka sa akin. Hindi lang si na Ma'am Geraldine yung nilaloko mo. Pati yung sarili mo. Wala. Pakialam. Gagawin ko lahat para mabuhay lang ako. Kaya Crisel, nakikiusap ako sa'yo. Masabihin kay Ma'am Geraldine yung totoo. Kasi Crisel, parang pinatay mo na rin ako. Pinaabot nga pala sa'yo ni Jake. Saka si McCoy naman, alalang-alala din sa'yo. Konti na nga lang, makukumbinsin na talaga akong magsalita. Hindi ka nila titigilan, Crisan, unless pumili ka na sa kanila. Bro, wala yun sa tagal ng pinagsamahan eh. Nasa timing yun tsaka diskarte. Ngayon, hindi ka pag-ready na si Crisan, edi siguraduhin mo ikaw yung unang lalaking nandyan para sa kanya. Gusto niya muna mapag-isip. Bibigyan ko siya ng space para mapag-isip-isip siya. Yun yung tulong na mabibigay ko sa kanya bilang kaibigan. Kung magiging kami man, di rin kami magiging masaya. Sana pag dumating yung panahon na yun, sana okay na kami ni Crisel. Hindi na magsasalita ang kapatid ko. Makakahinga na ako ng maluwag. Safe na ang sikreto ko. Yun ang akala mo. Kanina pa po ba kayo dyan? Sinong kausap mo? Wala ho. Nagkakabisa lang ho ako ng mga linya ko para sa school play namin. Gusto niyo po bang mabasa? Hindi na kailangan. Okay po, papasok na ako sa kwarto. Huwag na lang ako magkakabisa ng mga linya ko. Naiingayin ako ata kayo sa akin. Sige. Uy, ano, nabigyan mo na ba yung libro kay Crisan? Ah, oo. Pati yung dried rose na nakaipit ito, nakita niya. Oh. Ikaw ah, kalawang style. Ano sabi niya, nagustuhan niya ba? O parang naman... di yun, tumigil ang mundo niya. Parang nakalimutan yung problema niya. Umiti ng abot tenga. Ano, kinikilig ka dyan eh. Eh, yung problema niya. Okay na ba siya? Kung baka meron kang magpapaisa na pwede gusto tulungan, ano? Sige, sabihin mo sa akin, please. Sasuna. Crisan. Ha? Sa'yo yata ito. Nahulo dun sa mga gamit mo eh. Ma'am, pasensya na ho kayo ah. Nakaipit ko kasi ito sa libro ko, nag-review po ako kanina. Galing sa boyfriend mo? Wala ko akong boyfriend, ma'am. Naku, ikaw naman, oh. Ayaw. Nahiya ka pa sa akin. Alam mo, huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mag-judge. Tsaka isa pa, alam ko naman na responsible kang tao. Ma'am, wala ko talaga. Ang pangako ko sa sarili ko, dapat makapagtapos po muna ako ng pag-aaral. Alam mo, Crisan, wala namang masama kung meron kang inspirasyon, diba? At saka, dapat alam niyo lang kung saan yung limitations ninyo at saka yung priorities ninyong dalawa. At saka isa pa kung talagang mahal ninyong isa't isa. Kahit matagal pa yan, kahit na anong mangyari, kung kayo talagang para sa isa't isa, ang ending nun, kayo talaga. Basta, pakilala mo ako dyan sa lalaki niya. Mas gumana yung pakiramdam niya. Pwede mo na siyang sunduin. Nasa juice bar siya ngayon. Sige, sige. Salamat, Dori, ah. Pero, may tanong ko lang. Bakit? Parang kampi ka sa akin ngayon. Di ba mas close kayo ni Makoy? Oo. Pero, Diego, huwag ka masasaktan dito sa sasabihin ko, ah. Pero kung ako lang, mas nakikita kong ideal boyfriend si Makoy. A knight in shining armor who treats Crisan like a princess. Sino ba namang babae may ayaw nun, di ba? Mabait naman talaga si Makoy, kaya nga silang kaibigan ni Crisan, di ba? Kaibigan lang talaga ang tingin ng friendie ko sa kanya eh. Mas lamang ka sa puso ni Crisan. Ang ibig sabihin ba nun? Oo, may gusto din si Crisan sa'yo. Huwag ka maingay ah. Huwag mo sasabihin kahit kanino ha? Pinapadali ko lang buhay nyo. Eh, super complicated ng relationship nyo dalawa eh. Grabe, pinagpapawisin ako. Kasi nga, pera mo. Oo, ayan. Promise, hindi ko sabihin kahit kanino. Maraming salamat, Dori. Wala na ako. Sige. Maraming salamat, Dori. Wala na ako.
sana po. Naku, Dre. Yung supplier pala natin ng yelo, nag-back out. Eh, hindi tayo makakapag-operate tomorrow kung hindi sila magde-deliver. Alam mo, yung Miss Vasquez na yan talaga, sakit ng ulo eh. Eh, bakit naman ngayon lang nagsabi sa atin? Ano, biglaan lang eh. Eh, naku, paano ngayon yung isang contact ko ng supplier? Ang sabi sa akin, sirado yung freezer niyan. Eh, sino ko ngayon maghahanap ng bagong supplier? Kailangan pa naman natin ng yelo. Ma'am, excuse lang ho ah. Yung nanay ko kasi, nagtatrabaho siya sa ice plant. Baka ho, pwede po silang mag-deliver ng yelo sa atin. Ganun ba talaga? Okay yun, nanay ko. That's good news. Kaya bang mag-deliver niya, ura-urada? Kasi kailangan talaga natin, as in ngayon na. Oo, itatawag ko kay nanay. Sige. Sana. Hindi ba pwede magasgasan? Dahan-dahan. Sige, ha? Yan. Ganyan lang. O, tama yung pagbuhat na yan. O, ay! Ano ba yun? Ako naman, sabi ko sa inyo, ingatan nyo, di ba? Ba naman... Ay, naku, sandali lang. Hello? Nay? Crisan, ano ka ba naman? Iniistorbo mo ko eh. Sinabi ko na sa'yo, busy kami dito. Ano ba? Ay, Nay, sandali lang ho. Kasi ho, yung juice bar na pinagtatrabahuan ko, eh, kailangan ho kasi ng yelo. Baka ho, pwede kayong mag-deliver sa amin. Ah, ganun ba? O sige, sandali. Alan, alika. Dito, Alan, makuusapin mo kayong dalawa mag-usap, ha? Alan, si Crisan. Oo, meron daw siyang i-refer sa'yo na client, ayan, ha? So, talaga? Oo, kausapin mo na. Oh, talagang swerte kayo sa akin ni Crisan. Eh, ikaw naman, naman masyado. Grabe. Oh, hello, Crisan. Hello. Teka lang, sino may kailangan ng ice? Yung bang juice bar na pinagtatrabuhan mo? Opo, sir. Ito ho yung boss namin. Ipapakausap ko po sa inyo. Siya po yung magsasabi ng mga kailangan ho namin. Oh, sige, thank you, ha? Ma'am Geraldine, ito ho yung may-ari ho ng ice plant. Hello? Makakadeliver po ba kayo ng ice sa amin? Yes, ma'am. Magandang araw po sa inyo. Pwedeng-pwede po kami mag-supply sa inyo ng ice. Talaga ho? Hello? 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 Naririnig niyo po ako? Bakit ho ang ingay dyan? Pasensya na po, ma'am. Medyo maingay po dito sa opisina. Teka po, ganito na lang po. Pakisabi na lang po sa akin kung anong klaseng ice po ang inyong kailangan at kung ilan, pwedeng-pwede po kami kaagad mag-deliver sa inyo. Okay po? Naku, maraming salamat, ha. Teka muna, bakit parang familiar yung boses mo? Who's this? Hello, ma'am. Ano po yun? Hindi ko po kayo marinig. Hello? Isa, dalawa, tatlo, ma'am? Buhat! Yan! Hello. Sorry, I have to take another call. Sandali. Papakausap kita dun sa manager, ha? Sandali. Jenny, kausapin mo muna. Sandali. Nag-ring yung phone ko. Hello? Hi, hello. Good afternoon, sir. Hello? Jessica. Ako po si Alan Magpantay. Okay, I love you. Bye. Kailangan namin. Maraming salamat sa tulong mo, ha? Ayan, kinakausap na ni Jenny. Ano man naman. Oo nga po. Sana makapag-deliver talaga. Oo nga po. Apo, kunin ko na lang po yung exact address pagkatapos yung specific time po ng delivery. Sige po, makakaasa po kayo. Maraming salamat po. Thank you for trusting us. Ikaw ba yung mabango, Diego? Mukhang naka-gel pa yung buhok mo, ah. Parang sobra mo yatang gwapo ngayon, ah. Nay, ma, wax po yan, hindi po yan gel. Saka, taga na po ang gwapo eh. Weh, may pinupormahan kang babae, ano? Ay, buhok na kayo maingay, narinig nila yun. At ano namang masama dun? Ay, huwag ka maingay, nakakaya sa... Ano ka ba? Normal lang naman yun, no? Tsaka, sino ba namang hindi magkakagusto dyan sa anak ko? Tingnan mo naman, ang gwapo-gwapo. Anong pangalan niya? Si Crisan.
Naalala niyo po ba siya? Aba, oo naman, si Crisan. Gustong-gusto ko yung batang yun. Mabait at saka maganda. Nay, pero siyempre, kayo pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo para sa akin. Bulero ka talaga. Pero ang tanong, anak, gusto ka ba niya? Baka naman paasahin ka lang nun, ha? Nako, dapat matuto ka sa akin. Huwag kang magmamahal ng basura ang tingin sa'yo. Sabi ng kaibigan niya, gusto niya rin daw ako. Oh, bro, wag mo naman ibaling sa bola yung galit mo, bro. Di naman si Diego yan, eh. Kunwari pa siya, eh. Kala mo pa ilalim dumiskarte. Bro, wag kang bitter. Hayaan mo siya. Kanya-kanya lang na ninja moves yan, bro. Nagkataon lang na mas magaling siya, mas effective yung kanya. Kaya okay lang yan. Mag-move on ka na lang. Maging masaya ka na lang para kay Crisan. Hindi ko gagawin yun. Hanggat hindi pa sila official, may pag-asa pa ako. Lagot sa akin yung Diego na yun. Naku, kinikilig ka naman. Naku, mukhang in love na nga itong anak ko. Ay naman, dagdagan na naman ang inspirasyon ko para pagbutiin yung pag-aaral ko saka magtagumpay sa buhay. Yun lang yun. Basta mag-ingat kayo, ha? Lagi mong gagamitin yung utak bago ang puso. Huwag kayong gumaya sa akin. Mahirap na magkaroon ng responsibilidad sa batang edad. Nay, alam mo, wala pa naman po yan sa isip namin, eh. Saka disenteng babae si Crisan. Ginagalang ko siya. Pinapaalala ko lang sa'yo, anak. May tiwala naman ako sa'yo, eh. Nakikinig naman po ako sa inyo, eh. Ang bait nga ako, di ba? Saka, di ba, Nay, magiging lawyer pa ako. Tapos, syempre, hindi ka pababayaan yung pag-aaral ko. Sarap yan! Ah, special naman itong pagkain natin. Birthday mo ba? Hindi naman. Gusto ko lang i-celebrate yung bagong client na pinasok ni Crisan. Kasi simula ngayon, tayo na ang magsusupply ng ice sa juice bar nila. Ah, talaga? Wala po yun, Tito. Tumulong lang naman po ako eh. Kahit na. Tsaka, nagkataon lang po na may problema po sa juice bar. Salamat pa rin, Crisan. Kasi ikaw ang swerte sa business ko eh. Nako, anak ko yata yan ha. At syempre, dahil ako ang nanay, doble ang swerte. Alam mo, Teresa, simula nung nakilala kita, nalagay sa tama yung direksyon ng buhay ko. Ikaw naman, Crisan, simula nang dumating ka sa buhay ko, lalo akong nagpursige sa trabaho para maging successful lalo. Siguro, kayo ang dahilan kaya nagpasya ako na pumalik dito sa Pilipinas. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na talagang magiging masaya ako kung tatanggapin ninyo ako sa pamilya ninyo. Ay, oo naman. Ako naman, Alan. Susi pa ba kami? Oo naman. Di ba, Crisan? Okay. Kain na. Let's celebrate! Ay, naku, mabuti na lang talaga may ni-refer si Crisan ng supplier ng yelo. Kung hindi, magsasara kami ng hindi oras. Sigurado ka ba dyan sa referral na yan? Baka scammer yan, ha? Hindi. Nakausap na ni Jenny yung may-ari. Ang sabi niya, matino naman daw kausap yung tao. Kaya bukas magsasign na kami ng kontrata. Pero for 3 months lang naman yun eh. Susubukan lang naman namin yun. Mami, sigurado ka po. Gusto ko talaga makipagtrabaho sa kanila? Ay naman to si Cheska. Kung magtanong ka, alam mo kilala yung nire-refer ba? Lola, ang galing na naman po ito magtog. Ako ang nagturo sa'yo na tumugtog ng piano, iha. Imposible naman na makalimutan mo kaagad yun. Hmm.
Galing! Galing! Wala. Ay, nako, Iha. I really love that song. Naalala mo ba na lagi kong pinatutugtog yan sa'yo nung bata ka pa? Yes po. You told me that among many other songs. Can you play some more for your Lola? Uy! Jessica! Ano ba? Ang sabi na kalimutan mo, eh, di ba magkasama tayo ng lola mo na binin natin yung piano na yan? Alam ko na, anak. Bakit hindi mo tugtugin yung tinuro sa'yo ni lola noon? Favorite ng lola mo yun. Alam mo yun. Sige na, anak. Sige na, go, Jessica. Bro! Sabi mo nga sa akin noon na kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo tugtugin yung paborito kong mga kanta, hindi ba? Oh, baka naman nagsisinungaling ka lang sa akin noon. Hindi ko po maalala. Pinipilit ko po tandaan pero mas masakit na po yung ulo ko. Ay naku, nakalik ka dito. Don't stress yourself, okay? Mabuti pa, pumunta tayo sa kusina, inumin natin yung gamot mo, ha? Para mawala na yung sakit ng ulo. Let's go na. Okay. Excuse me lang po. Okay ka lang ba, ha? Raymond, may kabalbalan na nangyayari dyan sa anak mo. Pwede ba, huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Tsaka isa pa, yan yata yung epekto nung kakasama mo dyan sa amiga mo, eh. Diba? Sabi ko, huwag ka nang magsasama sa kanya. Supernatural man o hindi, the point is, may nangyayaring hindi tama dyan sa anak mo. As a father, dapat alam mo yun. Oh, Christian. Ano yung ginagawa mo? Oh, tigil mo na yan. Pahinga ka na. Hindi, dito. Okay na. Patapos na rin naman. Para sa'yo. Oh, wala naman ng okasyon. Sige na. Pasasalamat ko yan para sa'yo. Dahil dun sa pag-refer mo sa akin sa boss mo. Na-close na namin yung deal. Bukas na bukas pupunta ako sa juice bar para pirmahan yung kontrata. Tatampo ako pag hindi mo tanggapin yan. Ganda, no? Masyado po itong mahal. Okay lang ho, hindi ko na lang tatanggapin to. Krisa, ay na. Para kasi ito dapat sa isang espesyal na tao, matagal na. Kaso, wala na yung chance para magkita kami ulit. Ay sayang naman kung nakatiwang mong lang sa cabinet ko. Ayan, ang ganda oh. Bagay na bagay sa'yo. Kay nanay ho, sa kanya niyo na lang ho ito ibigay. Hindi, meron akong ibang regalo para sa kanya. Crisanta, pagbigyan mo na ako. Sa'yo yan. Sumasaya kasi ako kapag napapaligaya ko kayo ng nanay mo. Pakiramdam ko, parang kayo yung pamilyang naiwan ko dati nung nag-abroad ako. Tapos, ikaw naman yung anak kong matagal ko nang gustong makita. Tito Alan, siguro ho kung buhay ho yung mga anak ninyo. Ang swerte-swerte ho nila sa inyo. Sigurado ho ako na lumaki ho silang mabuting bata. Dahil busog ko sila sa pagmamahal ninyo. At sigurado din naman ako na kung buhay pa yung tatay mo, proud na proud din siya sa'yo. Kasi
nagkaroon siya ng isang anak na katulad mo na napakabait. At higit sa lahat kahit papano, nakasama ka niya. Na, di ba? Oh, bagay sa'yo. Salamat. Be? Oo, oh, matulog na tayo. Ako rin may regalo sa'yo, pero maligo ka na muna. Ah, sige. Kit na ako. Salamat po, Kito. Ganda, no, Crisan? Ibalik mo yan doon sa box. Subarin mo. Sige na, dali. Bigay mo sa akin. Mamaya isang lamo pa yan eh. E di ikaw lang ang nakinabang. Sige na. Baka ang hanapin sa akin ni Tito. Ay, hindi. Sabihin mo sa kanya, pinatago mo sa akin. Ako, ikaw eh. Panay ang papel mo doon sa boyfriend ko eh, no? Ano akala mo, mahuhutulan mo siya dahil alam mo mapera. Ganon. Ganap ka kaya ng sarili mong boyfriend na mayaman, no? Sige na. Dali. Sarado mo. Pag nang bakpit kay Alan, alam kasi mapera. Good night. Ay, bebe! Look, oh! Diba? Parang destined to be kami nitong bracelet na to. Pinahirang sa akin ni Crisan kasi baka daw mawala niya. Ganda ba? Pagi sa akin, diba? Alam mo, kapag swerte yun ako sa negosyo, mas marami pang bibigay ko sa'yo. Talaga? Salamat naman, bebe. Pero alam mo, meron akong isang wish. Pero hindi ko lang alam kung ibibigay mo. Basta ba kaya ko eh, why not? Ano ba yung wish mo na yan, ha? Alam ko na, wedding ring. Hindi ba masyado pang maaga para sa mga usapin na ganyan? Maaga? Eh, para na nga tayo nagbabahay-bahayan, Alan. Ano ba? Dito na nga nakatira yung anak ko eh. O parang pamilya na tayo, diba? Kulang na lang seremonya. Hindi kasi yung kasal, diba, para sa atin yun. Ano yun eh, pangako natin yun sa isa't isa na panghabang buhay. Bakit hindi mo ba nakikita na ako magiging forever mo? Hindi naman sa ganun, Teresa. Sana maintindihan mo rin yung pinanggagalingan ko kasi hindi naging maganda yung karanasan ko nung kinasal ko dati. Kaya sana maging patient ka. Sana mahintay mo na dumating yung panahon na maging ready ulit ako. I'm sorry. Sige, hindi na kita pipilitin. Pero promise ko sa'yo, pangako ko talaga sa'yo, Alan. Alam mo kung ano, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ng dating asawa mo. Ha? I will love you forever dahil ako ang forever. Good morning po. Ako po si Alan Magpantay, yung eye supplier na ni-refer ni Crisan. Hi, hello sir. Good morning po. Hi. I'm Jenny Gines po. Ako yung kausap niyo dun sa phone. Actually, I just saw your company profile. And taga Batangas din pala kayo? Pero matagal na akong hindi umuwi ron, tsaka bihira na lang. Bakit naman? Balita ko, maganda pa naman doon. At saka malapit lang naman dito sa Manila yun, di ba? Sabihin na lang natin na may mga bagay na gusto kong kalimutan. Ah,
okay. Naku, sorry sir. Medyo mukhang personal ata. Kasi yung owner din kasi nitong juice bar na close friend ko, taga Batangas din sila. Sabi ko nga sa kanya, minsan sama niya ako dun sa farm nila dun eh. But anyway, dala niyo na ba yung contract? Ito na. Sige, sir. Ito muna. Ito na yung contract. I prepared it already. Mm-hmm. Nilagay ko na rin dito yung pinag-usapan natin kahapon. 3 months. Okay. Pero, kung gusto ninyo patagalin pa o extend ng 1 year, mm-hmm. o mas mahaba pa, willing naman ako magbigay ng malaking discount. Wow, that's good. Pero, sir, sa ngayon, ito muna yung pipirmahan ko kasi ito yung in-approve ng owner. Pero sa next na kontrata, pwede ko naman sa kanya i-propose to. Okay? Wait lang ha, sign. Ito ba? Ayan, good to go. Yan, sir, ha. Sana ma-deliver niyo yung mga ice namin regularly, ha? Ayan. Thank you, ha, for the trust. Pero rest assured naman, di namin kayo bibitinin. Actually, yung in-order mo kahapon, mm-hmm. andyan na. Wow. Delivered na. Thank you so much, sir, ha? Okay. Tama-tama, sir, parating na rin yung owner nitong juice bar. I'm sure gusto niya rin kayo makilala. So, anong pangalan ang ilalagay ko para sa OR? Yung company name na lang. Kasi hindi pinagsasama yung company name at saka yung sa personal ni Geraldine. Geraldine? Ayun na pala siya. I want you to meet our new ice supplier. Commitment contract? Ibig sabihin, kapag pinirmahan mo yan, payag ka na na magiging tayo. Pero Diego, ang ibig sabihin nun, ay susuko ko na si Crisanta sa'yo. Mahal ko si Crisanta. Tanda akong gawin lahat para ipaglaban siya. Paul, bakit malungkot ang bebe ko? Yung may-ari ng juice bar, ako pinagbuntungan ng masama ng loob. Ano gusto mo? Sigurin ko. Tarayan ko nang makita niya. Pwede naman yon, di ba? Ako rin naman kasi alam na may past kayo ni Alan eh. Tsaka sa susunod mo nang papagitan yung pangalan ni Alan. Alan? Your ex? May dumalaw dito nung isang araw. Abogado. Sisilipin niya yung kaso ko. Alam ko pong kayo yung nagpadala ng abogado para buksan ulit yung kaso ng nanay ko. Babayaran ko po kayo kapag nagkapera na po ako. Pag tinulungan kita, thank you is enough. Ingit na ingit dating apo ko sa kanya. Nakakapagtaka lang, bakit parang masyado silang close sa isa't isa? Paano kung mahalata nila ang koneksyon mo sa kapatid mo? Maaring maging susi yun para malaman nila ang lahat-lahat! Takot na ako para sa'yo. Akin ang buhay ni Cheska. Bago pa nila mahuli, bago pa nila malaman yung totoo, tama na! Walang masamang espiritu nakakapasok sa loob ng simbahan. Dito natin mapapatunayan kung tama ang hinala natin sa apo mo. Ay! Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ang aking apo! We'll be right back.